Cutting this at bato ng grinder. 5 cents at 25 cents. Tapis. Clam. Kikil na bilog. Yung mahabang tornilyo. 400 na sandpaper. At yung hub natin. Una sa lahat, lagyan po muna natin ng marking. Para hindi po tayo manghula, maligaw kung gaano kalaki yung pagitan ng bawat putas. Ayan, nakita po natin yung kalahati po ng 5 cents. Doon lang po natin sinusukat. Para po pantay-pantay yung pagitan niya. Siyempre, pagka pantay-pantay, mas maganda. Ayan, gagamit po tayo ng gato. At ayan, nailagay na po natin sa grinder yung cutting disc. Ang kinakat na po natin yung hub natin. Napakadali lang pong cutin kasi malambot po yung hub. At saka meron pa po tayong grinder. At mas mapabilis po yung ating trabaho. Ayan, pagka nakat nyo po muna ng ganun. Meron pong tulis-tulis, di po ba? Ngayon po, binala naman po natin sa grinder yung bato ng grinder. Para po tanggalin yung mga tulis-tulis po na yan. Ngayon, matapos po natin ikat yung kabila at malinisan, ito naman pong kabila yung kinakat natin. Kabilang side naman po. Mas maganda ikat po muna natin lahat. At ayun na po ang itsura, bongi-bongi na siya. Yan, hindi ko na po gumamit ng bato ng grinder. Kumuha po ako ng pako. Tsaka pinukpok yung mga matutulis na nasa gitna ng hub natin. Kumuha po kayo ng martilyo at pako. Yan, makita po natin na kung paano ko tinatanggal yung mga sobrang aluminyo po sa pagitan. Kailangan po natin ng basahan pag nilagay po natin yung hub sa gato para hindi po siya magkaroon ng gasgas. Siyempre, yung paghihigpit po ng gato ay yung saktong higpit lang po. Hindi naman po natin kailangan sobrang higpit talaga na hindi na natin matanggal. Ang ginamit ko na po ng kikil na bilog para maging maayos po yung pagitan. Tatagalin nga po natin yung tulis-tulis po na yan. Gagawin para maipatag po natin ng maayos. Yan. Yung kikil po natin, nabili po natin yun sa hardware ng 70 pesos. Patalim po, saglit na saglit lang. Kaya kung balak nyo po, gusto nyo po ng ganitong design ng hub, yung gear type po na tinatawag, kayang-kaya nyo po. Tapos, ito na po yung last part, yung sanding. Pinipinish na po natin gamit yung parena. Nilagay po natin yung mahabang tornilyo na mayroong 400 sandpaper. Tapos yung clamp natin para maiwasan po yung hindi pag sama nung sandpaper. At ito na po yung kinalabasan ng ating taba. Ayan, napakaganda po. Tsaka napadali. Repaint na lang po yung kulang para sa hub natin.